Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mabagi naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, ikaw po ay nahabag sa amin na mga lumakad palayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. At nung hindi pa namin nakikilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang nagpasa ng sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin. At nahugasan ang lahat naming kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagnanak ng mahalagang dugo ng Panginoon, at ngayon ay wala ng kahatulan at sumpa pa. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, nagpupuri at nagluluwalhati sa Diyos na aming Ama dahil sa Kanyang dakilang biyaya na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay magkakasama sa oras na ito sa harap ng Panginoon. Pinapupurihan ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Pakiusap, bigyan pansin ninyo ang bawat isa sa amin na magkakasama sa oras na ito. Panghawakan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong mahabaging mga kamay at ipagkaloob ang sapat na biyaya ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kami ay mahina pa rin at hangal na hindi nalalaman ang kalooban ng Diyos at madalas na sinusunod ang kaisipan ng laman. Panginoon, himukin mo po kami na sa pamagitan ng banal na espiritu, salita at ng inyong kapangyarihan at tulungan kaming mabuhay ng makabuluhan sa mundong ito bilang anak ng Diyos na nagbibigay kalwalhatian sa makalangit na Ama. Ang mga iglesia sa buong bansa, mga iglesia sa buong mundo at ang lahat ng mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, Panginoon, pakiusap, samahan ninyo kami at patatagin sa pamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay upang maisakatuparan namin ang dakilang gawain ng pag-akay sa mga ligaw na kaluluwa patungo sa Panginoon. Pakiusap, panumbalikin ninyo agad ang kalusugan ng mga may sakit upang magkaroon pa sila ng pagkakataon na mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos sa natitira nilang buhay. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangan salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, maging sa mga oras na ito, pakiusap, ituro mo po sa amin ang banal na kalooban ng Panginoon na nais mong ipahayag sa amin at ang mga bagay na dapat naming gawin. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 8. Basahin po natin mga taga-Roma chapter 8. Mga taga-Roma chapter 8 verse 14. Roma chapter 8 verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Parang kailan lang, nagsisimula pa lamang ang 2022. Subalit ito ay mabilis na lumilipas at tayo ngayon ay nasa katapusan na ng taon. Ang panahon ay ibinigay sa atin ay mabilis na dumaraan. Hindi na magtatagal pa, ang buhay natin sa mundong ito ay matatapos. At yung araw kung kailan dadalhin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, alinsunod sa kanyang layunin ang pagliligtas, ay darating at malapit na tayong makasama ng Diyos magpakailanman sa kalwalhatian ng Panginoon. Sa Roma 13:11, bukod dito alam ninyo ang panahon na ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. Nalalaman nating lubos kung anong panahon tayo nabubuhay. Ang lahat ng mga propesiya na magaganap sa huling panahon ay natupad na, at yung araw ng pagdating ng Panginoon ay lubos na napakalapit na. Gaya ng awit sa himno, oras na para gumising, ang oras ng pagtulog ay tapos na. Tayong mga Kristiyano ay hindi na dapat sumunod sa ating makalamang pag-iisip.
at dapat ganapin ang banal na misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa palagay ko, mas higit akong nasasabi na gawin ang lahat nating makakaya. Ito yung oras upang suriin ang taong ito at gayon din ay magplano para sa bagong taon. Dapat tayo mag-reflect kung paano tayo nabuhay. Paano nga ba tayo nabuhay mula nang tayo ay baligtas hanggang ngayon? At kung merong mga bagay na hindi natin nagawa bilang Kristiyano, kinakailangang ayusin natin ito. Ang Panginoon ay tutulungan tayo kung meron tayong maalab na puso upang mabuhay sa ating natitirang buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa banal na niyang kalooban. Tuwing Linggo ng umaga, patuloy ko pong sinasabi ang sermon na may pamagat na ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao. At patuloy po akong mangangaral tungkol dito. Tayo ay binigyan ng kamangha-manghang biyaya mula sa Diyos. Doon sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sinasabi na tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa pagkaunawa ng biyaya ng Diyos. Ang pagiging ligtas, ibig sabihin ay tumanggap ng regalo mula sa Diyos. Kaya ang biyaya na binigay sa atin ng Diyos ay lubos na kamangha-mangha, isang dakilang regalo na hindi matatagpuan saan man. Bilang mga nakatanggap ng biyaya, dapat palagi nating pag-iisipan ang tungkol sa biyayang ito. Gaya ng sinasabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganitong kadakilang kaligtasan. Anong kahulugan ng ganitong kadakilang kaligtasan sa mundo? Natanggap natin ang biyaya. Kapag tayo ay nakatanggap ng malaking regalo, hindi lang tayo nagpapasalamat sa taong nagbigay nito. Iniisip din natin, magkano kaya yung ginastos niya dito? Ano kaya ang presyo nito? Sabihin po natin na akala mo ganito lamang yung halaga nito, pero kinalaunan ay nalaman mo na ito pala ay nagkakahalaga ng higit na 100 or 1,000 times ng inaakala mo. Kung gayon, magbabago ang iyong kaisipan at higit na magpapasalamat. Sa palagay ko, hindi ko kayang sukatin kung gaano kadakila yung dakilang kaligtasan. Habang mas lalo kong pinag-aaralan ng Biblia, higit kong naunawaan kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin at kung gaano ito nakakamangha. At habang higit kong nauunawaan, ang kagalakan at pagpapasalamat ay nag-uumapaw. At kung tayo ay nag-uumapaw sa kagalakan at pagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan, ang Diyos ay kikilos sa ating puso sa pamagitan ng banal na Espiritu at tutulungan tayong mabuhay ng makabuluhan bilang mga taong ligtas. Kaya po ang Bible Seminar ay nagpapatuloy sa buong bansa at maging sa abroad. At dun sa mga gawa, chapter 2 verse 47, sinasabing idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kaya nga, dun sa mga gawa, chapter 2, idinaragdag araw-araw ang mga naliligtas. Araw-araw. Ito ang kalooban ng Diyos at nais natin na maraming kaluluwa ang maligtas dahil ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Kaya dapat nating pag-isipan kung paano tayo dapat mabuhay pagkatapos nating maligtas. At dahil ito ay napakahalagang usapin, pinag-aaralan natin ulit ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng pagliligtas. Naligtas na ako. Ibig sabihin nito, ang aking mga kasalanan ay napatawad na. Ako ay naging matuwid. Binuhay ako ng Diyos na nooy patay dahil sa aking mga pagsuway at kasalanan. Nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan, na ipanganak na muli, naging anak na ng Diyos, naging tagapagmana ako ng Diyos. Sinasabi ko ang
Oo, nasabi ko yung ilang mahalagang ekspresyon. Ito yung mga yun. Nung nakaraan ay sinabi ko ang patungkol sa banal na espiritu. Sa palagay ko, kailangan kong ipahayag sa inyo kung gaano kadakila at kamangha-mangha na natatanggap natin ang Espiritu Santo. Sa Galacia 3:2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Hindi ito natupad sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pakikinig at pagsampalataya sa salita ng Diyos. Hindi lamang siya naligtas sa pamagitan ng pakikinig at pananampalataya, siya rin ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, naging anak ng Diyos, at ngayon ay tumanggap ng Espiritu Santo sa puso ng ligtas. Mga kapatid, nararamdaman mo ba na natanggap mo ang banal na Espiritu? Nararamdaman mo ba ito? Sabi dun sa himno, he abides, hallelujah, he abides with me, I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Ang banal na Espiritu ay nananatili sa akin. Hindi natin dapat malaman ito sa intelektual na paraan lamang. Ano bang ibig sabihin ng sa pamagitan ng banal na Espiritu? Doon sa Roma chapter 8, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo at ang banal na Espiritu ay magkasing kahulugan. Sinamahan si Jesus ng mga alagad sa loob ng 3 at kalahating taon at nakita nila yung napakaraming himala na ginawa ng Diyos at napakinggan nila rin yung napakahalagang salita na sinabi ni Jesus. Ngunit, sinasabi ng Biblia nang dinakip si Jesus upang tuparin ang gawain ng pagliligtas, ang lahat ng kanyang mga alagad ay nagtakbuhan. Dahil ang banal na Espiritu ay hindi pa dumarating, hindi pa nila nakikilala kung sino si Jesus. Sumunod sila kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon. Ipinahayag ni Jesus ang napakaraming bagay. Subalit, hindi pa nila naunawaan ang mga ito. Kaya nga dun sa Juan 16, verse 13 hanggang 14, meron pa kayong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Gaano man ang nakita at napakinggan nila, hindi nila masampalatayanan sa kanilang puso ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos. At wala silang kinalaman sa Panginoon dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi pa naging buhay at kapangyarihan sa kanila. Ngunit nang muling nabuhay si Jesus, nagpakita ang Panginoon sa kanila at sila ay tumanggap ng banal na Espiritu. At mula noon, hindi lamang sila nabuhay ng karapat-dapat na Kristiyano. Kundi ay matapang ding nagpapatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ito po yung binasa natin sa Aklat ng Mga Gawa. Kaagad nating natanggap ang banal na Espiritu nang tayo ay maligtas. Nung napakinggan at sumampalataya tayo sa Ebanghelyo ng Diyos, Colossas 1:6, sinasabi mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang Ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay dumating sa atin sa panahong ito at sinasabi, ang Ebanghelyong ito ay dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang araw kung kailan ko naunawaan ang biyaya ng Diyos ay yung araw ng aking kaligtasan. May ibang tao na kinukutsa tayo at sinasabi, bakit ninyo sinasabi na may mga bagay na dapat kaming maunawaan? Sapat na yung maniwala. Napakaraming salita sa Biblia na dapat mong maunawaan. Sa talinhaga ni Jesus tungkol dun sa manghahasik ng binhi, ito ay dun sa Lucas chapter 8 verse 11, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yung binhi na nahulog sa tabing daan, ito ay yung taong nakapakinig ng Ebanghelyo subalit hindi nakaunawa. Kagaya yung ibon sa impapawid ay kinakain ito at sila ay hindi naliligtas. Ito ay pumapasok sa isipan at paglaon ay nawawala. Yung demonyo ay kumikilos upang sila ay hindi maligtas.
Sa Mateo 13:23, malinaw na sinabi ng Biblia, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Napakarami pong parehas na ganitong salita. Sasampalatayanan lamang ito kung mauunawaan. Subalit sino ang tutulong sa atin upang maunawaan at sumampalataya sa biyaya ng Diyos? Ito po yung banal na espiritu. Sa Korinto, chapter 2, verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Sino ang nagpaunawa at nagpaniwala sa atin sa biyaya ng Diyos? Ito yung banal na espiritu. Kaya ang Espiritu Santo ay tinatawag ding espiritu ng biyaya. Ang Espiritu Santo ay nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos. Ipinapaunawa sa iyo ng banal na Espiritu yung biyaya. Gayun din, yung banal na Espiritu ay nasa iyong puso. Sinasabi doon sa Juan, sa Juan 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at kayo'y nasa inyo. Kailan yung araw na iyon? Ang araw na tayo ay personal na naligtas. Pagkatapos mong maligtas, kailangan mong malaman na maraming bagay tungkol sa kaligtasan. Dapat mong malaman ito at dapat kang maniwala na ang banal na espiritu ay nasa loob mo. Sinasabi doon sa Efeso 3:16-17 na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob upang si Kristo ay manirahan sa iyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Kahit hindi alam ng naligtas ang tungkol sa Espiritu Santo, nananatili ito sa kanya. Ngunit kailangan mong maniwala na mayroong Espiritu Santo at ito ang nagpapaunawa nito. Mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin nito, dapat kang maniwala na ang banal na Espiritu ay nasa iyong puso. Bagaman may sapat kang pera sa iyong bulsa, ngunit hindi mo alam na mayroon ka pala nito. Magugutom ka, hindi po ba? Kung hindi mo alam na ang banal na espiritu ay nananatili sa iyo, ang taong naligtas ay mamumuhay ng isang napakahina at miserableng buhay. Pagkatapos na maligtas, kailangan mong maniwala sa presensya ng banal na espiritu at malaman kung ano ang Espiritu Santo at kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu. Doon sa Roma chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo, ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ay hindi nangangahulugan na maari tayong maging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng paggabay ng Espiritu. Ang ibig sabihin po nito, na ang pamumuno ng banal na espiritu ay katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi ko alam na umiiral ang banal na espiritu noon nung ako ay naligtas. Ang mga bagay na napagtanto ko lamang noon ay naligtas ako dahil pinatawad na ako. Hanggang kailan? Pinatawad ako magpakailanman. Yung Hebreo 9:12, yun yung pinakamahalagang salita. Sinasabi ron, sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay bilang kahalili natin at sa pagdanak ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad magpakailanman. Wala akong ibang alam, ngunit alam ko na kung ang aking mga kasalanan ay pinatawad, hindi na ako muling hahatulan dahil sa aking mga kasalanan at pinatawad na ako magpakailanman. Yung taong walang kasalanan, mapupunta pa ba siya sa impyerno? Hindi na. Kung hindi na mapupunta sa impyerno, ang tanging lugar na mapupuntahan ko ay ang langit. Kaya ang unang bagay na natanto ko ay ang katotohanan na napatawad na ang mga kasalanan. Pagkatapos kong malaman niyon, nawala yung pag-aalinlangan ko sa kaligtasan at ngayon ay naniniwala ako nang walang kahit anong pag-aalinlangan na mapupunta ako sa langit sa harap ng Diyos kapag namatay ako.
Habang nag-aaral ako ng Biblia, naisip ko, ito yung kaligtasan. Ito ay katulad ng pagsasabi, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad, o ikaw ay naligtas. O ang ilang mga tao ay nagsasabi na, ako ay naligtas at natanggap ko na ang banal na espiritu. Ngunit kasabay nito ay sinasabi rin naman nila, hindi ako sigurado kung natanggap ko na ang kapatawaran ng aking kasalanan. Naku, mali po iyon. Walang kaligtasan na walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa Lucas 1:77, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaligtasan sa pamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan at walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Tinanggap ng Panginoon ang sumpa at kahatulan na nararapat para sa atin, namatay sa krus at pinatawad ang lahat nating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Kaya nga doon sa Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang isang walang sala ay namatay at hindi dumanak ang kanyang dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Una, ang Panginoon na walang kasalanan ay tinanggap ang sumpa at kahatulan na dapat nating tanggapin at pinatawad ang lahat nating kasalanan magpakailanman sa pagdanak ng kanyang dugo. Dapat nating maunawaan na ang salitang magpakailanman ay nangangahulugan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap hanggang sa katapusan ng panahon o ng mundo. Tingnan natin sa Mateo 5:26, sabi roon, kahuli-hulihang kusing. Nakakapangilabot po talaga ito. Kung meron kang kasalanang hindi napatawad, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Sa unang Juan 2, siya ang kabayaran para sa ating kasalanan. Pakikipagkasundo, ibig sabihin na tayo ay naging mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, subalit tayo ay napagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus na namatay doon sa krus. Siya yung kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa Juan chapter 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinasa ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng bawat isa sa sanlibutan, lahat. Kay Jesus, ipinasan. At dahil kinuha na ng Panginoon ang kasalanan ng sanlibutan, namatay sa krus at nagdanak ng kanyang dugo. Kaya pinatawad na niya ang kasalanan ng mga tao sa sanlibutan magpakailanman. Naisakatubaran niya ang pakikipagkasundo sa pagitan ng Diyos. Wala nang mas nakakagulat pa kaysa rito. Kung sumasampalataya tayo nito, tayo'y naligtas. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naligtas ang ating mga patay na kaluluwa dahil sa ating mga pagsalangsang at kasalanan, at gayon din, tayo'y naipanganak na muli at naging mga anak ng Diyos. Sa Roma 8:17, sabi nito, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay niyang nagtitiis kayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Naluwalhatiin kasama ni Kristo, kaya kapag pumunta tayo sa langit, maraming mga anghel doon. Yung mga hukbo ng anghel, hindi sila mga anak ng Diyos. Yung mga anghel ay hindi babaeng kakasal kay Kristo. Tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo yung mga babaeng kakasal kay Kristo. Yung babaeng kakasal kay Kristo ay siyang kabahagi ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya kapag kinasal kayo, magkakaroon kayo ng parehong posisyon ng inyong asawa. Kung naging pangulo ang iyong asawa, yung babae ay magiging first lady. Nang tayo naligtas, tayo ay naging mga babaeng ikakasal kay Kristo. Ito ay sa mga nakatanggap ng pag-ibig ni Kristo. Dahil tinanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon, tayo ay nasa kaparehong posisyon at kalwalatian ni Kristo. Tayo ay niluwalhating kasama ni Kristo. Subalit, yung mga anghel hindi sila papasok dito. Kaya tayo'y naging mga tagapagmana ng Diyos. Tinanggap natin ang Espiritu Santo. Mga kapatid, katotohanang tinanggap natin yung Espiritu Santo, ito'y nangangahulugang tinanggap natin ito. Sinasabi sa 1 Korinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Yung mga taga-Korinto, naligtas sila. Sila'y naipanganak na muli. Meron silang Espiritu Santo, subalit sila'y nagkasala gamit ang kanilang katawan. Kaya nga, sinaway sila ni Apostol Pablo.
alam nyo ba na ang katawan ninyo, ito yung templo ng Espiritu Santo. Yung salitang templo ay lugar kung saan nananahan ng Diyos. Ang Diyos ay wala na doon sa templo sa Jerusalem. Nakita ni Jesus ang Jerusalem sa Mateo 23, sabi niya, O Jerusalem, O Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Masdan ninyo ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Yung Jerusalem ay hindi na magiging banal na lungsod at ang templo sa Jerusalem ay hindi magiging banal na lugar. Kaya dumating yung mga sundalong Romano. Tapos sinunog ito. Wala nang templo ngayon sa mundo na gawa ng mga tao. Sa mga araw na ito, ang mga tao ay nagtatayo ng malalaking church building at nagdadaos ng mga seremonya ng pagtatalaga sa templo. Subalit, hindi nila ito alam. Nasaan nga ba ang templo? Sa mga gawa 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Kaya, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sansinukob ay hindi tumitira sa templo na ginawa ng tao. May mga taong namumuhay sa paraang nais nila at kapag pumupunta sa church, sinasabi nila, Oh, hello Diyos, kapag pumunta sila dun sa church, bakit? Dahil iniisip nila yung church building ay templo ng Diyos. Iniisip nila na yung Diyos ay nasa church building. At iniisip nila na ang Diyos ay mas nananahan dito sa pulpito. Kaya nga yung mga nanay, kapag sila ay naglilinis ng pulpito, ay talaga natatakot sila dahil iniisip nilang narito ang Diyos. Ito po ay lubos na pamahiin. Tama po ba? Ito ay isang lugar lamang. Isang lugar, iyon lang. Kaya nga, doon sa Bagong Tipan, ito'y tinatawag na sinagoga, isang sinagoga. Ang lugar kung saan nagkakatagpo ang mga kapatiran. Kapag kayo'y napapadaan at nakakakita ng isang malaking church building, sinasabi ninyo, ang church ay talagang malaki. Ang church na ito ay maayos na itinayo. Huwag po kayong magsalita ng kagaya nito. Oh, church po ba ito? Hindi po ba ang church ay grupo ng mga banal na born again? Ang church building ay lugar kung saan nagkakatipon-tipon ng mga kapatiran. Subalit, hanggang sa maitayo ang Catholic Church pagkatapos ng 300 AD, wala pong church building ang naitatayo. Kaya nga sa Biblia, sabi doon, iglesia ang nasa kanilang bahay at si Nympha at ang iglesia nasa kanyang bahay at kay Arquipo na kapwa namin kawal at sa iglesia na nasa iyong bahay. Sinasabi nito na ang iglesia ay nasa iyong bahay dahil sila'y nagkakatipon-tipon doon sa bahay. Ang mga ligtas na banal na nagkakatipon-tipon sa bahay ay ang iglesia, kaya nga sinasabi ang iglesia na nasa iyong bahay. Minsan sila'y nagkakatipon-tipon sa kuweba at minsan sinahinahabol doon sa mga bundok. Kung saan sila magtipon, ito ay ang church. Ang mga ligtas na banal ay ang church. Tama po? Kaya nga sa lungat kung sasabihin na, Wow! Ang church ay malaki. Maayos nilang itinayo ang church. Ang pagtayo ng malaking church building, ito yung salungat na salita. Huwag ninyong gamitin yung ganitong uri ng salita. Huwag ninyong sabihin ito ng walang ingat. Kahit church pa ito, subalit paano kung wala namang nagkakatipon doon? At ito'y hindi church kung hindi ligtas ang mga nagkakatipon-tipon. Anyway, sinasabi ay hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sa mga taong ligtas, mayroong Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Kaya ano yung katawan na ito? Ito po ay banal na lugar, templo. Hindi nyo ito nararamdaman, tama po ba? Pero hindi rin mali ang Biblia. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi nyo ba nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang ating katawan ay banal na templong tinanggap natin mula sa Diyos. Bago tayo naligtas, sinasabi natin tinanggap natin ang katawang ito mula sa ating mga magulang. Oo, tama po.
Ang mga magulang ang nagsilang sa atin, subalit pagkatapos nating naligtas, binili na ng Panginoon ang ating katawan at kaluluwa ng kanyang dugo. Kaya nga sinasabing, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Dahil hindi alam ng ilan na ito'y templo ng Diyos, kaya sila'y paunti-unting nagkakasala. Mga kapatid, ang katawang ito ay pagkatapos nating naligtas ay banal na lugar. Kaya sinabi, ginawa ng Panginoon ang aking puso na templo kung saan siya nananahan. Kaya kailangan nating paniwalaan na meron tayong Espiritu Santo. Bakit? Dahil dito nagsisimula ang Kristiyanong pamumuhay. Noon, iniisip natin na ang pagpuri ay kapag pumupunta tayo sa church building, nananalangin, umaawit, nagbibigay ng offering na nakadamit banal. Iniisip nilang ganito yung Kristiyanong pamumuhay. Subalit hindi ito yung Kristiyanong pamumuhay. Ito ay isa lamang relyosong pamumuhay. Maging yung mga butis, sila yumuyuko ng maraming beses at naghahandog ng lahat ng kanilang makakaya, pati ng pera. Yung mga Muslim, sila'y maraming beses na nananalangin kay Allah sa isang araw na hindi naman totoong Diyos. Kung titingnan natin ang templo ni Allah na itinayo ng mga Muslim, napakalaki, tama po. Talaga bang nananahan doon ng Diyos? Hindi. Para sa taong hindi ligtas, ito ay isa lamang relyosong pamumuhay. Relyosong pamumuhay. Maging yung mga Buddhist, Confucians at yung Muslim ay pare-pareho. Tanging ang hugis ang pinagkakaiba, subalit lahat ay reliyon. Naiintindihan po ba ninyo? Kaya nga, yung Kristyanismo ay naging reliyon sa panahon natin. Yung mga taong ligtas ay hindi namumuhay ng reliyoso. Ito'y isang buhay na pinapatnubayan ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos ay kusang pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kahit na pumunta ka sa church, umawit ng himno, manalangin at magpuri ng taimtim at ang natitirang buhay ninyo ay mawawalang kabulahan kung hindi kayo mamumuhay kasama ng Panginoon. Ang lahat ng ginagawa ninyo sa church ay magiging kasinungalingan lamang. Kapag sila'y nananalangin o umaawit, iniisip nila ang Diyos ay naroon at niluluwalhati nila ang Diyos. Subalit, kapag lumabas na sila, namumuhay sila ng ayon sa sarili nilang kagustuhan. Dinadaya nila ang kanilang mga budhi, nagsisinungaling, napupuot, naglalaban, nakikipag-away at ginagawa ang lahat. Pamanhin, kung gayon, wala itong kinalaman sa Diyos. Isipin ninyo, ang Panginoon ay nasa tabi ninyo, kagaya ng mga alagad. Kung gayon, magiging walang ingat ba kayo? Hindi, dahil ang Diyos ay kasama ko. At yung mga alagad ay walang anumang kinatatakutan. Kahit na sinubukan nilang patayin si Jesus, walang nakapatay kay Jesus hanggang sa dumating yung takdang oras. Pinaglingkuran nila ang Panginoon na bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitongi, nagbukas ng mata ng bulag, nakinig sila sa mga salita ni Jesus. Maaring nagdusa ng marami yung mga alagad habang lumalakad sila kasama ni Jesus ng 3 at kalahating taon. Kasama ang Panginoon. Kinakailangan niyang pumunta sa Jerusalem sa araw at mangaral, at sa gabi naman ay kinakailangan niyang matulog sa ilalim ng hamog sa bundok ng ulibo. At si Jesus ay wala man lamang napahingahan ang kanyang ulo. Sa katunayan, walang lugar kung saan mapagpapahingahan ang kanyang ulo. Subalit ngayon, hindi natin siya pinaglilingkuran sa ating tabi, kundi siya'y nasa ating puso. Pinaglilingkuran natin siya sa ating mga puso. Sa araw na iyon, kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kung ilalagay natin ang bakal sa apoy, ito'y nagiging pula. Yung bakal ay nagiging pula, tama po ba? Yung bakal ay pumasok sa apoy at yung apoy ay pumasok sa bakal. At naging isa. Nagiging silang isa.
Kung titingnan natin doon sa 1 Corinto chapter 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Ako ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Ngayon, walang makakapaghiwalay sa akin at sa Panginoon. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako ay nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Oo, dapat nating malaman. At ito'y sinabi sa Mateo chapter 28 verse 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon ay palagi nating kasama maging hanggang sa katapusan ng panahon. Tama po ba? Si Enoch ang na-rapture sa pinakaunang pagkakataon habang buhay pa. Ito'y nangyari bago yung baha. Dinala siya ng Diyos na buhay pa. Sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaasan upat hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Habang nakikita ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon, sa tingin ko ay maari tayong tumayo sa harap ng Panginoon habang nabubuhay pa tayo. Makatagpuman natin siya pagkatapos ng kamatayan o habang nabubuhay, ang buhay natin sa mundong ito ay para sa ikalulugod ng Panginoon. Yung layunin ay hindi upang bigyan lugod yung ating sarili. Sa halip ay dapat nating isipin kung paano natin mabibigyang lugod ang Panginoon. Ano ba ang buhay na nakakalugod sa Panginoon? Sa Genesis chapter 5, lumakad si Enoch nakasama ng Diyos ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Hindi sinabi na si Enoch ay nagtungo dun sa bundok, nag-ayuno, pinahirapan ang sarili at saka lumakad kasama ng Diyos. Hindi po, sa halip, lumakad siya kasama ng Diyos na namumuhay kasama ng kanyang pamilya na may mga anak. Kaya naman, para matanggap natin ang patnubay ng Espiritu Santo, dapat nating malaman kung ano ang gawa ng Espiritu Santo. Dapat nating malaman kung ano yung ginagawa niya. Paano natin masasabi na ito ay paglakad kasama ng Panginoon? Kung sinasabi natin, meron tayong Espiritu Santo, gayon may hindi natin isinasaalang-alang kung ano ang ginagawa at ninanais ng Panginoon. Sabi doon sa 1 Corinto chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ito yung buhay na lumalakad kasama ng Panginoon. Na tayo man ay nasa tahanan o malayo sa tahanan, aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sinasabi na bago kinuha ng Diyos si Enoch, ay pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kailangan din nating magkaroon ng ganitong patotoo na binibigyan lugod natin ang Diyos habang tayo ay nabubuhay pa sa mundo bago tayo mapunta sa Panginoon. Sa madaling salita, siya ay taong lumakad kasama ng Diyos. Sinasamahan. Hindi nasisiyahan ng Panginoon kung hindi tayo lumalakad na kasama siya. Kapag nananalangin ang isang tao, ramdam niya na minamahal siya ng Diyos at naaantig siya kapag kumakanta siya ng mga himno. Gaano ba kaganda yung mga lyrics ng mga himno? Ang mga ito po ay sinulat ng mga ipinanganak na muli ng mga banal na nakaunawa ng biyaya ng Diyos, kasama ang banal na espiritu na nasa kanila. At sa pamagitan ng mga pagkaunawa na muhay ayon sa Espiritu Santo, isinulat nila yung mga tala. At kalaunan, yung iba ay nilagyan ito ng himig kaya naging siyang himno. Kay ganda ng mga lyrics, subukan po ninyong basahin ito. Ang ilang mga salita ay higit na mahusay kaysa sa pakikinig ng sermon. Ngunit pag-isipan natin, kung ang isang tao na kumakanta ng magandang kanta at hindi kailanman namumuhay tulad ng puso ng isang manunulat ng lyrics, kung gayon, yung kanta ay nagiging kasinungalingan at gayon din ang kanyang mga panalangin. Kaya nga sinasabi ng mga tao na ang mga Kristiyano ay higit na sinungaling sa araw ng Panginoon o kapag Lord's Day. Sa kasagsagan ng service, ang pagpupuri sa isang kasinungaling ay isang kasinungalingan. Yung panalangin ay kasinungalingan. Ang iba sa atin ay nagbibigay ng kahangahangang patotoo, ngunit ang kanyang buhay ay napakagulo. Kung gayon,
yung kanyang patotoo ay technical na kasinungalingan. Kaya nga, kailangan natin matutunang mabuti kung ano po ba yung buhay na namumuhay ayon sa Espiritu Santo. Hindi ka basta-basta makakalusot sa simpleng pag-iisip na ang buhay Kristiyano ay ang mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Ito ay magiging walang kabuluhan. Detalyado ko pong sasabihin yung patungkol dito kung paano mamuhay ayon sa banal na Espiritu dahil nangangamba ako na baka mapagalitan ako kung hindi ko sasabihin ito sa inyo ng lubusan. Sinabi ko po sa inyo ang tungkol sa iba't ibang paksa sa huling sermon at ang isa sa pinakamahalagang gawain na ginawa ng Espiritu Santo ay ito. Tingnan po natin sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Sabi ng Biblia na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ano yung kahulugan ng buklod ng kapayapaan? Ito po ay pag-ibig. Pag-ibig. We are one in the bond of love. Dinadamitan tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, doon sa Juan chapter 13, verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Minamahal tayo ng Panginoon. Gaano niya tayo iniibig? Minahal niya tayo na mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Namatay siya para sa atin. Hindi na niya naaalala yung ating mga kasalanan. Gaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, magmahalan sa isa't isa. Iyan ang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa ayaw ng isa sa isang tao, napupuot siya, pinupuna, at nakikipagtalo. At may ilan na talagang nakikipaglaban ng may karahasan pa. Magkakapatid na nagkakasakitan. Magkakapatid nga ba talaga sila? Tulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, magmahalan sa isa't isa. At ng pag-ibig, tayo ay isa sa buklod ng pag-ibig. Kahit saang bansa tayo naroon, ano man yung ating lahi, ano man yung ating kulay, gaano man kaedukado o hindi, gaano kataas o gaano kababa, hindi sa anumang posisyon, ngunit sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay binuklod ng kapayapaan. Tayo ay iisa. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Buklod ng kapayapaan. Kaya sa iisang biyaya ng Diyos, parehong pananampalataya sa parehong pag-asa para sa langit at ang Espiritu Santo, bawat isa sa atin ay iisa. Maging sa Diyos na ating Ama. Ginawa tayong iisa ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Diyos na dapat tayong magsikap na maging isa. Sa halip ay sinabi niya, nagsusumikap na panatinihin ang pagkakaisa. Ibig sabihin ito, hindi mo dapat ito sirain. Hindi mo dapat sirain. Doon nga sa kasal, di ba? Sasabihin na sa groom na so-and-so and bride, so-and-so. Kaya ngayon, naiisa na sila. Sabi? Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Tama? Sila ngayon ay meron ng iisang tadhana. Magkasama silang naghihirap, magkasamang nagdurusa, at maging sa pagsaya, pagsasaya at pagdadalamhati ay magkasama sila. Ito ay buhay ng mag-asawa.
makasarili yung pagsasabing magdusa ka dyan. Huwag mo kong isama dyan. At kung medyo masama yung sitwasyon, eh magkalaunan, sasabihin, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Maghiwalay na tayo. Pero mataintim yung kanilang kasal. Sa sakit man o kalusugan, sa hirap at ginhawa, taimtim ka bang nangangako na hahanapin ang Biblia at ang salita at gagawin ang inyong tungkulin bilang mag-asawa? Pagkatapos, sasagot sila ng, "Yes, I do. Oo." Yan ang sabi nila. Nakita din ito ng Diyos, ngunit di magtatagal, sila ay magtatalo at mag-aaway. Gaano nga ba ka makasarili nito? Hindi po ba? Ang unang bagay ay ang pagtitiis. Tayo ay nagtitiis dahil may mga pagkataong o pagkakataong hindi na natin kayang magtiis. Gaano katagal naging matiisin ng Diyos para sa atin? Kung ang Diyos hindi siya matiisin na tulad natin, lahat tayo ay mamamatay. Alam mo po ba yun? Tulad ng 1,000 taon, ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ito yung sinasabi sa atin. Kaya nga, may yung mga ina, marami silang anak, pero tinitiis nila yung lahat ng bagay. Mas binibigyan ng tinapay yung bata na nagpaparamdam sa kanya ng kakulitan at binibigyan din niya ito ng pansin. Kung may physical na problema yung batang ito, mas nasasaktan yung ina. Ganito yung puso ng mga magulang, tama po ba? Isang puso ng ina. Kaya nga sinasabi yung pinakamalapit na bagay sa pagmamahal ng Diyos, ito yung pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, sa Efeso 4.2, sabi ay may pagtiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Mula doon sa unang Korinto, chapter 13, verse 4, ang sabi rito, ang pag-ibig ay matiisin. Tapos doon sa verse 7, nagtitiis ng lahat ng bagay. Nag-umpisa ito sa pagtiyaga at nagtatapos sa pagtitiis. Ngunit kung may kaunting problema, madalas sinasabi na, hindi ko na ito palalampasin. Ano yung gagawin mo kung gayon? Yung pagkakaisa ng Espiritu. Kung paanong tinanggap tayo ni Jesus, nang tayo ay naligtas, tayo ay naging isa. Isang Diyos Ama, isang kapatiran, sila ay mga taong may parehong pananampalataya at mapupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman. Tayo ay naging isa, hindi po ba? Kailangan nating mamuhay ng magkakasama sa mundong ito bago tayo mabuhay magpakailanman sa langit. Tulad ng pagmamahal sa atin ni Jesus, dapat nating gawin ito. Iyan yung pagkakaisa sa Espiritu Santo. In one fraternal bond of love, to Christ the Lord of love we sing. Shall we not then draw closer still, heart, hand, and hope, and service one? Hindi ba tayo lalapit pa na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan? Bakit dapat natin gawin ang lahat ng pagsisikap na panatilihin ito sapagkat nais ng Espiritu na tayo'y maging isa at gusto ng Diablo na sirain ito? Ang Espiritu Santo ay kumikilos upang iligtas ang mga kaluluwa at nilalabanan ito ni Satanas upang di maligtas yung mga kaluluwa. Si Satanas ay laging laban sa Diyos. Ginagawa niya yung kabaliktaran. Ngunit, hindi maagaw sa atin ni Satanas yung ating kaligtasan. Yung buhay ng isang taong ligtas ay nasa kamay ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, ayon kay Juan 10:28, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ito ay nasa mga kamay ni Jesus, sa mga kamay ng Ama.
mayroong doble, triple na siguridad. Paano ito maagaw ni Satanas? Hindi niya maagaw yung ating kaligtasan, pero kaya niyang sirain yung Christian life natin. Pero siyang kaya niyang sirain yung pagkilos ng Diyos. Paano? Sa pamagitan ng pagkalat sa atin upang hindi magkaisa yung mga ligtas. Minsan, dahil lamang sa maliit na problema, kikilo siya para magkagalit ang mga kapatid. Mag-away-away sila. Hindi na ako pupunta sa church kasi ayaw ko na makita yung mukha ng brother na yun o ng sister na yun. Pumunta po ba kayo sa church para makita yung mukha ng taong yun? Ganun ninyo po ba kinamumuhian ng taong iyon? Hindi ninyo nalalaman na ginagamit na pa kayo ni Satanas na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos kay Adan, inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Bakit ng Diyos, bakit ng isang Diyos na ingatan niya ito? Yung ingatan ang bahay ay ibig sabihin na mayroong magnanakaw. Yung ingatan yung bansa, ibig sabihin mayroong mga mananakop. Yung ingatan yung kalusugan, ibig sabihin mayroong bakterya na labas-pasok sa loob ng katawan. Kaya dapat nating pag-ingatan. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, sinisikap ni Satanas na sirain ito. Dahil lang sa kaunting kapabayaan natin, maaring ang lahat ng taong ligtas ay magkawatak-watak. Kung titingnan po natin doon sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Yung isang taong naligtas mula sa pagiging makasalanan ayon kay Adan, ay iniwan yung Diyos at sumunod sa kanyang sariling daan ayon sa katigasan ng kanyang ulo at sariling kagustuhan. Kahit yung dalawang tao ay hindi maaring maging isa, sinabi nga ng mga Hudyo na yung dalawang tao, kapag nagkasama, makakabuo ng tatlong grupo. Paano mangyayaring tatlong grupo? Mayroon lamang dalawang tao. Kasi yung isa gagawa ng kanyang sariling grupo, tapos silang dalawa magkakasama, isang grupo po yun. Tapos yung isa naman, gagawa rin siya ng isa pang grupo. Lahat ay mangyayari ayon sa kanilang sariling kalooban. Gaya ng kung paano ang bawat isa ay mayroong pagkakaibang mukha, pag-iisip, paninindigan, lahat ay magkakaiba. Kaya kahit sa pag-aasawa, sinusubukan nilang mamuhay ng may pagtitiis para sa kaayusan. Gayunpaman, sila ay magkaiba. Yung asawang lalaki at asawang babae, magkaiba. Kung sila hindi mag-iingat, maaari silang paghiwalayin. Yung dalawang taong hindi ligtas ay hindi maaari talagang maging isa sa totoo lamang. Gayunpaman, yung mga taong ligtas ay iisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi dun sa 1 Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Gaya ng mga tupang naligaw. Tayo ay lumihis sa sarili nating daan. Tayo ay naligaw gaya ng tupa. Kung magpapatuloy sa kanyang sariling daan, patungo ito sa impyerno. Gayunpaman, ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Nakapalik na tayo ngayon, tama po ba? Kaya tayo ay isang kawan ng mga tupa ng isang pastol. Sa Juan, Jesus, 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Yung isang taong ligtas ay nasa isang grupo at mayroong isang pastol. Yung pastol na yun ay iisa lamang. Pinapakinggan ang aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Yung Espiritu Santo ay nakikinig sa tinig ng Panginoon at sinusunod ang Panginoon. Hindi siya sumusunod sa mga tao. Kaya't nagkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Yung mabuting pastol ay na sinasakripisyo ang kanyang sarili para sa atin. Isang kawan, alam ninyo po ito. Yung pagkakaisa ay ginawa ng Espiritu Santo. Yung nagbubuklod ay yung Espiritu Santo. Mga kapatid, anumang problema ang mangyari, hindi dapat maghiwa-hiwalay ang mga taong ligtas. Iyon ay panlilin lamang ni Satanas.
Kaya nga, matapos na tayo ay maligtas, nalalaman natin na yung Espiritu Santo ay nagbubuklod sa atin. Doon sa 1 Corinto 1, verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Yung ibig sabihin na tinawag ay mga taong naligtas at tungo sa pakikisama ng kanyang anak, yung pakikisama sa Panginoon. Sinasabi nila na ang mundong ito ay ang lipunan kung saan tayong namumuhay ng sama-sama. Tama po, hindi tayo mabubuhay ng mag-isa. Matapos na maipanganak, naroon yung magulang, yung ating mga kamag-anak, naroon sila. Yung pakikisama ng isang pamilya, meron silang fellowship. Iniingatan yung isa't isa, tinutulungan yung isa't isa. Kung wala iyon, paano maisasagawa ang mga bagay-bagay? Kapag pumupunta tayo sa school, mayroong fellowship sa mga kapwa-estudyante. Pero yung ibang tao, hindi nila pinapapasok yung kanilang anak sa school. Sinasabi nila, sila na lang daw magtuturo sa kanilang anak. Iyon po ba yung edukasyon? Hindi po. Kasi sa pamagitan ng pakikihalubilo at pakikipag-usap sa iba, yung karakter ng isang bata ay nabubuo at siya ay matututo kung paano mamuhay sa mundong ito. Kung yung isang taong ligtas ay magbabasa ng Biblia ng mag-isa, mananalangin ng mag-isa, at ikukulong yung sarili, maaari po bang matuto yung taong iyon? Hindi siya matututo ng anuman. Ngunit kung siya ay nasa loob ng pagtitipon, ang taong iyon ay matututo. Sa unang Juan chapter 1 verse 3, ang ating pakikisama ay sa Ama at ang kanyang anak na si Jesus, ang ating pakikisama. Hindi ito yung makalamang fellowship. Yung ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito po ay banal na fellowship. Naroon yung Ama at ito yung fellowship kasama si Jesus. Ito yung fellowship. Kapag tayo ay may fellowship, tayo lang ba yung nagtitipon? Hindi po. Naroon yung Panginoon sa gitna natin. Yung Diyos, Ama, ay naroon din. Gayun din yung Espiritu Santo. Dahil yung Espiritu Santo ay banal, kinamumuhian niya yung kasalanan. Dahil sa siya, yung Espiritu ng katotohanan, kinasusuklaman niya po yung kasinungalingan. Dahil sa siya, yung Espiritu Santo ng biyaya, hindi niya nais na tayo ay mapuot at mag-away laban sa isa't isa. Kaya, dapat nating panatilihin yung pagkakaisa na ibinigay ng Espiritu Santo. Hindi dapat tayo lumayo sa pagtitipon. Sinusubukan tayong paghiwa-hiwalay ni Satanas sa abot ng kanyang makakaya. Kung magkakahiwa-hiwalay yung mga taong ligtas, masisira yung kanilang Christian life. Sa pagbuo ng isang sasakyan, mahigit na 3 million parts po yung pinagsasama-sama. Depende po sa sasakyan, pero mayroong 3 million parts yung binubuo. At kapag yung mga parts na iyon ay pinagsama-sama, mabubuo yung isang sasakyan. Kung ito ay pagkakalakalakasin, makakatakbo po ba yung sasakyan? Hindi po. Yung mga taong ligtas ay hindi makakapamuhay ng kanilang Christian life ng mag-isa. Yung Espiritu Santo yung nagbubuklod sa atin ng maging isa. Kahit po dun sa apoy, kung ikakalat yung apoy, ito ay mamamatay, tama po. Pero kung titipunin yung apoy, bubuo ito ng mas malaking apoy. Kapag tayo ay nagtitipon, ano yung nangyayari? Ito ay kwentong nangyari noon, ngunit hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Kung tayo ay magtitipon, tayo ay mabubuhay. Kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, tayo ay mamamatay. Kung tayo ay magtitipon, mabubuhay ako at maraming mga kaluluwa yung maliligtas. Bakit? Dahil pinagkakaisa ng Diyos yung mga taong ligtas at doon niya sinisimulan ang gawain ng kaligtasan. Kung ang isang taong ligtas ay magkahiwa-hiwalay, ang gagawin ng anong gawain ng kaligtasan ang mangyayari? Ito'y hihinto. Doon sa 1 Corinto chapter 12 verse 13 hanggang 12 hanggang 13. 1 Corinto chapter 12 verse 12 hanggang 13.
sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Dito, yung katawan ay iisa at marami ang mga bahagi. Ang katawan ay iisa, hindi po ba? Paano naman yung mga bahagi? Merong mata, ilong, kamay, merong paa sa katawan. Merong maraming bahagi na hindi nakikita at ang lahat ay bahagi ng katawan. Bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Gayon din si Kristo. Ito'y nangangahulugan, ang mga banal na naligtas at ang Panginoon ay sama-sama kay Kristo. Ang salitang Kristo ay isang taong pinahiran. Si Jesus ang ulo at tayo ay mga naligtas ay naging katawan at nananatili kay Jesus. Kaya't ang Panginoon ay naging ulo at tayo ay mga taong pinahiran. Gayon din si Kristo sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, maging alipin o laya at ang lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yung mga Griego at mga Hintil, hindi sila maaaring maging isa. Kaya sa pamagitan ng dugo ni Jesu Kristo ay nagdala ng kapayapaan kay Kristo. Sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang pag-inom sa isang espiritu ay nangangahulugang patuloy na matutustusan ang biyaya. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay patuloy na umiinom. Tayo ay lumalanghap ng malinis na hangin, tama po ba? Tayo ay tinutustusan ng biyaya at ang lahat ng mga espiritual na bagay ng Diyos pagkatapos nating maligtas. Tayo ay pinapainom ng isang espiritu. Tingnan po natin. Sa 1 Corinto chapter 12 verse 27. Sabi, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay mga bahagi. Ang taong naligtas ay ang katawan ni Kristo at ang mga bahagi. Ito yung sinasabi doon sa 1 Corinto chapter 12 verse 27. Tayong lahat na magkakasama ay naging isang katawan. Si Jesus yung ulo, tayo yung katawan. Tayong mga individual ay mga bahagi katulad ng bibig, mata, kamay, paa. Tinanong ko ng yung ilang pong mga kapatid, ano yung iyong ministry? Yung isang brother, sumagot siya. Ako ay isang daliri ng paa. Tinanong ko naman yung sister, ano ang iyong gawain? Siya ay sumagot. Ako ay kuko. Gaano kahalaga ang isang daliri sa paa? Yung kuko po, mahalaga ito. Ayos lang ba na ang isang maliit na daliri ay mawala? Ang magiging paglakad ay hindi maayos. Ayos lang ba na kung mayroon o walang daliri sa paa? Hindi po, mawawalan ng balanse. Walang bahagi ang hindi kailangan. Kaya, huwag nating kalimutan na tayo ay isang katawan. Ang taong nag-iisa ay hindi maaring magkaroon ng Kristiyanong pamumuhay. Anong mangyayari kung ang katawan ay isang bibig lamang? Hindi akma na magkaroon ng buong katawan ng isang mata, isang kamay o isang paa. Kailangan natin ang lahat ng bahagi ng magkakasama. Kailangan natin yung isa't isa. Kailangan natin yung lahat ng bahagi. Kailangan natin yung lahat po. Ngayon, tingnan po natin sa Mateo chapter 12. Mateo chapter 12 verse 30. Mateo chapter 12 verse 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ni Jesus, ang hindi panig sa akin. Ano ang ginagawa ng Panginoon? Ngayon, alinsuntod sa gawain ng Panginoon, tayo ay dapat gumawang magkakasama. Sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kung tayo ay nananatili sa Panginoon, dapat tayong gumawa ayon sa gawain ng Panginoon. Kung yung central nerve ay naguutos sa ulo, dapat itong maipadala hanggang sa central at peripheral nerves.
Kung gayon, ayon sa utos ng ulo, ang lahat ng bahagi ay susunod ng perpekto. Kung yung ulo ay nagutos, ang lahat ng bahagi ay susunod. Ang mata ay titingin ng diretso. Yung paa ay lalakad. Ang lahat ng bahagi ay susunod ayon sa utos ng ulo. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kung tayo ay hindi mamumuhay ayon sa banal na espiritu, tayo ay laban sa kanya. At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ano ang gawain ng Panginoon? Tayo ay kanyang tinitipon na dating magkakahiwalay. Ginagawa niyang isa ang ating puso. Ang banal na espiritu ay gumagawa upang tayo ay maging iisa. Ang diablo ay gumagawa upang magkalat. Ang diablo ay hindi maaring kunin ang kaligtasan. Tama po ba? Kaya't ano ang ating gagawin upang ang gawain ng kaligtasan ay huminto? Madali lamang. Kung yung mga taong ligtas ay magkakahiwa-hiwalay, wala pong mangyayari. Isaalang-alang natin yung iglesia. Kung ang lahat ng kakaunting tao ay gagawa ayon sa kanilang sariling pagtatalo, pagmamatigas ng ulo, nag-aaway, ang gawa ng banal ng espiritu ay hihinto. Ang ibang mga iglesia ay mayroong dalawang bahagi, yung mga taong sumusunod sa kanilang pastor at yung mga hindi. Paano tayo? Kung yung pastor ay nagkamali at bumagsak sa kanyang gawain, oo, ang lahat ay ng miyembro ay responsable dahil sila ay magkakahiwalay. At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kung tayo ay magkakabahabahagi, tayo ay dapat nang huminto. Ito ay laban sa gawain ng Panginoon. Ang diablo ay gumagawa upang ang iglesia ay magkabahabahagi. Sa Kawikaan, chapter 18, verse 1, ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Ating isaalang-alang ang maraming tao. Ang maraming bilang ay hindi ang tamang grupo. Kahit gaano karami, kung mali, ito ay mali pa rin. Sa Mateo 8:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Ang isang tao ay hindi maaring maging iglesia. Ang pinakakaunti ay dalawa o tatlong tao. Ang dalawa o tatlong taong ligtas, kung sila ay iisa, ang Panginoon ay nananatili sa kanila, ay naroon sa gitna nila. Paano? Kahit na ako ay nag-iisa, ang Panginoon ay nasa akin. Ngunit ano ang ginagawa ng Panginoon roon? Siya ay naroon at gumagawa. Sa kalagitnaan, ang Panginoon ay gumagawa, nagpapalago, tumutulong na mag-evangelize at gumagawa upang ang tao ay maligtas. Natutunan ko po kung paano ang gawain ng kaligtasan ay nangyayari at kung paano rin naman yung gawain ng kaligtasan ay humihinto. Tuwing ang banal na espiritu ay kumikilos, ay merong gawain ng kaligtasan. Ang Diyos ang gumagawa sa pagtitipon. Dapat tayong sumunod dito. Sa tahanan, dapat tayong magsikap na maging isa kahit na ang asawang lalaki at asawang babae ay magkaiba ng personalidad. Dapat nating panatilihin ito na iisa. Dapat nating itong masigasig na panatilihin dahil meron silang magkaibang opinyon. Hindi dapat sila maghiwalay. Ngayon ay mayroong mga tao na nagpapakasal at sa maiksing panahon ay kagad na naghihiwalay. Hindi ko alam kung gaano sila makasarili. Ang tao ay inihiwalay ang sarili sa grupo kung saan ang banal na espiritu ay kumikilos ay makasarili. Mayroong mga tao na inihiwalay yung kanyang sarili sa iglesia. Inihiwalay niya yung kanyang sarili sa atin. Nagpapasasa. Kung tayo ay nabubuhay sa pamagitan ng banal na espiritu, tayo ay magkakaroon ng kahirapan at pagsasakripisyo. Ngunit, hindi ko gusto kapag sinisikap nilang gawin ang kanilang sariling pagnanasa. Kaya't, ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Merong patnubay at gabay ng banal na espiritu sa grupo, ngunit tinatanggihan nila ang tunay na karunungan na itinuturo ng Panginoon at ginagawa ang sariling pagnanais. Kung inihiwalay nila ang kanilang sarili sa grupo, sila ba'y magkakaroon ng Kristiyanong pamumuhay? Ang mga nangangaral din
maaring ganito ang iniisip nila. Ilan lamang sa atin ang ginagalang, kahit na ginagawa natin yung lahat ng ating makakaya, hindi nila ako pinapansin. Kahit na yung baka ay malaki, ngunit paano kung puwet ng baka? Minsan yung buntot ay tumatama dito at talagang mabaho. O mas mabuti pang maging ulo na lang ng manok kaysa maging puwet ng baka. Kaya sila ay hihiwalay at gagawa ng isang grupo at magiging leader doon. Siya ay isang taong sinusunod yung kanyang sariling pagnanasa. Kung ganon, posible kaya na makapag-evangelize sila? Sa ating iglesia, wala nang ganito sa ngayon. Subalit, maaari ulit itong mangyari po sa atin. Kaya sabi, at ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Sinasabi dun sa Gawa chapter 20, upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Sila ay nagsasalita ng masasamang salita upang pigilin sila sa pagsunod sa Panginoon at upang sundin yung kanilang sarili. Sila ay humihiwalay upang sundin ang kanilang mga sarili at sila ay umaalis sa iglesia. Walang sino man ang mabuting nangangaral sa iglesia dati o nangangaral ng ebanghelyo sa iglesia natin noon na umalis upang bumuo ng isang pagtitipon ang nakakapangaral ng mabuti. Pagkatapos ng ilang panahon, sila ay magkakahiwa-hiwalay. At sila ay nag-aaway-away. Ito ay napakahalagang salita na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa Juan 11:52, tingnan po natin sa Juan chapter 11, verse 52. At hindi para sa bansa lamang, kundi upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Kundi upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Ibig sabihin nito ay ang mamatay siya para dito. Bago ang kaligtasan, tayo ay mga individual na magkakahiwalay o magkakahiwalay. Bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. Tayo ay bala sa ating mga sariling daan ayon sa ating sariling pagmamataas. Subalit, si Jesus ay namatay upang tipunin tayo at gawing isa. Dahil ang Diyos ay iisa lamang, iniligyas niya tayo upang magkaroon ng isang Diyos, isang banal na Espiritu at isang Panginoon. Kaya't siya ay namatay sa halip na tayo. Tingnan natin na tayo ay isa, meron tayong isang Diyos, isang banal na Espiritu at isang Panginoon. Tingnan natin sa Efeso chapter 4, verse 13. Efeso chapter 4, verse 13. Basahin natin ng sabay-sabay. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Sinasabi ng Biblia, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala ng anak ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang bawat isa sa atin ay lumalago sa pananampalataya ng paunti-unti at ang iglesia, ang katawan ni Kristo ay nagiging ganap na iglesia paunti-unti. Ngayon, nakikita natin yung golden age ng Kristyanismo. Napakaraming sekta ng Kristyanismo. Maraming pastor at mga mananampalataya. Ngunit, maaari ba silang maging isa? Maaari ba silang maging isa? Alam ba ninyo na maraming mga mananampalataya ang pumatay ng maraming tao na naniniwala kay Jesus? Ang Judaismo ay ang mga taong pinini ng Diyos, ang mga Hudyo,
Yung Judaismo ay naniniwala sa Diyos ngunit hindi kay Jesus. Sila ay naniniwala sa lumang tipan ngunit hindi sa bagong tipan. Sinasabi nila yung bagong tipan ay aklat ng maling pananampalataya. Sila yung mga pumatay kay Jesus at yung kanilang mga ina po yung pumatay kay Jesus. Talagang kanilang inuusig ang Kristyanismo hanggang sa ngayon. Pagkatapos nito, yung Katoliko. Ito yung pinakamakapangyarihan sa mundo. Sino yung hari ng mga Katoliko? Siya yung Papa. Ibig sabihin, siya yung hari ng church nila, yung buong Catholic Church. Sila ay naging isa at yung Papa yung kanilang sentro. Alam ba ninyo na pumatay sila ng napakaraming mga born again na mga Kristiyano noon? Kung mayroon tao na laban sa Katoliko, siya ay nagiging erehe o rebelde laban sa kanila at pinarurusahan ng walang dahilan sa pamagitan ng pagsunog. Isang malaking problema kapag nagsasalita ako ng hindi totoo. Ito ay nakasulat sa kasaysayan ng church. Kaya isa, meron ding ginawang pagsisiyasat. Sino mang sumasalungat laban sa katuroan ng Katoliko ay papatayin sa pamagitan ng pagsunog bilang isang erehe. At ang kanilang mga kayamanan ay ipapamahagi sa bansa at sa simbahan. Alam niyo po ba? Napakaraming Kristiyano ang pinagpapatay ng simbahang Katolika. Ngayon, hindi lang ang Katoliko kundi pati yung mga mananampalataya, inuusig nila yung sino mang sumasampalataya kay Jesus. Kung meron silang otoridad gaya ng mga Katoliko noon, maaring pinatay na rin nila yung mga mananampalataya. Anyway, bakit nga ba magkakaiba yung mga mananampalataya? Dahil magkakaiba ang pagkakakilala nila. Ang pananampalataya at pagkakakilala ay dapat na magkapareho, ngunit ang mga ito ay magkaiba. Ang pagkakakilala nila ay iba dahil dito iba rin yung pananampalataya nila. Dahil dito, kaya sila magkakaiba. At maging sila na naniniwala kay Jesus ay nag-aaway-away sa isa't isa. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa maging taong may sapat na gulang. Paano nga magiging isa ang pananampalataya at ang pagkakakilala kung natanggap natin yung iisang Espiritu Santo at katuruan sa pamagitan ng isang Espiritu Santo? Ito po ay magiging posible. Opo, pag-isapan natin ito, yung ating church. Meron tayong 266 na churches dito sa Korea at sa abroad, halos 900 churches o halos 1,000 na sa 80 na mga bansa. At nadaragdagan pa po ito. Pero nagmamahalan sila, nagkakaisa, nagtutulungan sa isa't isa na parang iisang church. Alam niyo po ito, tama? Pero bakit wala tayong pakikisama dun sa ibang grupo? Dahil ang ating pananampalataya at pagkakilala ay magkaiba. At talagang napupuot po sila sa atin. Kahit alam nila yung tinuturo natin, pinararatangan pa rin nila tayo na wala namang dahilan. Dahil ang pananampalataya at pagkakakilala ay magkaiba. Ang bawat individual ay lumalago din bilang taong ganap. Pagkatapos nito, ang espiritual na church ay nagiging ganap. Individually, lumalago bilang isang church, lumalago. Si Kristo ay taong ganap, tama po ba? Ngayon, tingnan natin doon sa verse 15, Efeso chapter 4 verse 15. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Dahil naligtas tayo sa humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Dahil sa naligtas tayo sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Ang katotohanan ay ang pag-ibig, biyaya at tunay na bagay, biyaya at katotohanan. Lumago tayong lahat sa Kanya, lahat po. Ang buo nating buhay ay lalago sa Panginoon ng paunti-unti. Lumago tayong lahat sa Kanya. Ang ibig sabihin ng lahat ay sinasabi na ginagawa ng mga taong ligtas. Ito ay dapat na tulad sa Panginoon ng paunti-unti. Opo, dapat tayong lumago sa Panginoon na siya nating ulo. At dapat na mabuo rin sa atin si Kristo ng paunti-unti.
Anumang sabihin at gawin natin ay dapat na gaya ng kay Kristo. Ano ba yung sinabi ni Pablo? Sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Kung gagawa tayo ng tinapay sa molde ng isda, ito ay mabubuo ng gaya ng gayong anyo. Tinularan ni Apostol Pablo si Kristo. Ibig sabihin, siya ay nagpalagay sa mold frame ni Kristo. May nakita po ba kayong magkasalungat sa mga bagay na mga bagay sa buhay niya? Isunulat niya yung 14 na aklat sa Biblia sa Galatia 6:17. Taglay ko sa aking katawan ang bakas ng paghihirap ni Jesus. Mayroong mga bakas ang paghihirap ni Jesus sa katawan ni Apostol Pablo. Sa pamagitan ng buhay ni Apostol Pablo, yung larawan ni Jesus ay muling nahayag. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Dapat nating tularan ng Panginoon ng higit at higit pa. Paano kung ang mga salita, iniisip at yung mga ginagawa ng isang taong matagal nang ligtas ay malayo sa Panginoon? Maaring hindi pa siya ligtas o may mali sa kanyang buhay pananampalataya. Upang mapangunahan tayo tungo sa tamang buhay pananampalataya, ay dapat nating masipag na pag-aralan ang salita, sikaping manalangin at sikaping sundin ang salita. May mga tao na nagsasabi ng may katiyakan na ligtas na sila. Gayunpaman, kung titingnan yung kanyang totoong buhay, ay nakakapagtaka. Hindi tayo dapat ganito. Dapat tayong maging gaya ng Panginoon ng higit at higit pa. At kapag muling dumating ang Panginoon, ang katawan natin ay babaguhin gaya ng Panginoon. Alam niyo po, yung sikada sa Korea ay nababago mula sa pagiging uod tungo sa pagiging sikada. Ito'y pagkatapos ng 7 taon. May proseso ng pagiging sikada. Ito'y unti-unting nababago at na tatanggal ang balat nito pagkatapos ng 7 taon ay nagiging siyang sikada. Yung sikada naman po sa Amerika ay nagiging sikada pagkaraan ng 17 taon. Napakatagal po nito, hindi po ba? Kaya nagiging sikada sila pagkatapos ng 17 taon, at alam niyo po ba kung gaano sila katagal mabubuhay? Nabubuhay lamang po sila ng 1 linggo. Kumakanta ito at namamatay pagkalipas ng 1 linggo. Kung papaano yung isang uod ay nagiging sikada, ang ating namang puso, pag-iisip at kilos ay dapat na unti-unti naging kagaya ng Panginoon. Sino ba ang nagpapalago sa atin? Siya po yung Espiritu Santo. At kapag muli nang dumating ang Panginoon at naging kagaya niya tayo, nagpasya po ako na paikliin yung sermon para sa araw na ito. Kaya marami pa tayong dapat matutunan, pero gagawin ko po ito dun sa susunod. Pero tingnan po muna natin yung isang verse po sa Bible. Dun sa Efeso chapter 3 po. Efeso chapter 3, verse 18 hanggang 19. Efeso chapter 3, verse 18 hanggang 19. Kasama ng lahat ng mga banal at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kaalaman. Kasama ng lahat ng mga banal, hindi tayo nag-iisa. Hindi natin ito malalaman ng nag-iisa upang makilala ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kaalaman. Ang pag-ibig ni Kristo ay higit sa kaalaman ay nangangahulugan na hindi natin lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo gamit ang ating ulo. Ang hindi mailarawang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay ang krus ng Kalbaryo. Napakahirap nitong ilarawan sa salita. Ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Dapat nating malaman ang pag-ibig na ito ng higit at higit pa. May nagpapaliwanag ng pag-ibig. Ito'y makikita sa 1 Corinto chapter 13. Ang pag-ibig ay ang pagkatao ni Kristo. Doon sa 1 Juan chapter 4 verse 16, ang ating nalalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi mayaman sa pag-ibig kundi siya mismo yung pag-ibig. Si Jesus ang larawan ng pag-ibig ng Diyos, kaya
Naunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, kasama ng lahat ng mga banal. Yung isang Korean novelist, yung nagsulat ng artikula na may pamagat na pag-ibig. Hindi ko pa po ito nababasa. Malalaman ba ng isang tao ang tungkol sa pag-ibig kapag nabasa niya itong aklat na ito? Maunawaan lang ba ang pag-ibig kapag nabasa niya ito? Hindi po maunawaan to pag siya ay umibig. Simula nang makilala kita, nalaman ko ang pag-ibig. Mula nang malaman ko ang pag-ibig, nalaman ko ang kaligayahan. Maunawaan lamang yung pag-ibig kapag tayo ay umibig. Nalalaman ng tao ang pag-ibig kapag sila ay umibig. At kasama nito ang kaligayahan. Paano mo malalaman ang pag-ibig kung mag-isa? Nalalaman natin ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman kasama ang mga banal. Dito natin maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. At ang luwang, haba, taas at lalim. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Gaano ba kalawak ang pag-ibig? Higit na malawak kaysa dagat, higit na mataas kaysa langit, higit na malalim kaysa dagat, ang pag-ibig ng aking Panginoon. Ang luwang ng pag-ibig, ang pag-ibig na kayang yakapin ang lahat ng mga makasalanan sa sanlibutan. Ganito ang luwang ng pag-ibig ng Diyos. At ang haba ng pag-ibig, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Walang hanggang pag-ibig. At gaano kalalim ang pag-ibig? Ang lalim ng pag-ibig ay ang lalim ng pag-ibig mula sa trono ng langit na higit na mas mataas kaysa mga bituin patungo sa mga makasalanan na papunta sa impyerno. Ang luwang, haba, taas at lalim at walang at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Sa ganun, ang kapuspusan ng pag-ibig ni Kristo ay maisa sa katuparan. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay ang mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Ang ating pananampalataya ay dapat na maging gaya ng Panginoon, kasama ng lahat ng mga banal. Sino ba ang tumutulong sa atin na magawa ito? Siya po ang Espiritu Santo. Kaya dapat nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng buhay na pinangungunahan ng Espiritu Santo at kung ano ang pagkilos ng Espiritu Santo sa atin. At dapat nating sikaping tularan si Jesus na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Hindi lamang natin ito dapat na sinusunod, kundi dapat din nating malaman kung ano yung pag-ibig ng higit at higit pa. Sa gayon ay mapupuno tayo ng kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos. Patuloy po nating pag-aralan ang patungkol sa gawa ng Espiritu Santo. Ang mamuhay ayon sa Espiritu Santo ay dapat na matupad sa ating buhay. Hindi lamang natin dapat sabihin na ligtas na ako, kundi mabuhay tayo na sinusunod ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kung hindi, ito po ay pagkukunwari. Hindi dapat tayo mabuhay ng nagkukunwari po. Pag-aralan natin ito nang higit pa po yung tungkol sa gawa ng Espiritu Santo. Ngayon po, manalangin na po tayo. Mabagi naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas mo sa amin mula sa napakaraming tao sa mundong ito at sa paghiwalay mo sa amin bilang mga banal sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Sa Panginoon na nagpahintulot sa amin ng dakila at kamanghamanghang biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos, salamat po sa pagbibigay sa amin ng Espiritu Santo upang makasama namin sa aming buong buhay at gagabay sa amin tungo sa katotohanan. Pamunuan nawa kami ng Espiritu Santo yung aming puso at ang aming buong buhay sa gayon ay matupad namin sa church sa pamagitan ng aming buhay ang ipinasya ng Espiritu Santo. At kumilos ka po nawa sa amin
sa gayon ay maisakatuparan namin ang iyong banal na gawain. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.